Tingin ko, Tol, pag damihan mo yung experience mo sa babae, makipag-date ka na makipag-date, pumasok ka sa mga relationship, damihan mo yun, Tol, at ang dali nang makadetect ng mga ganun talaga. Parang pag marami kang experience sa kotse, di marami kang knowledge tuloy sa kotse, di ba? Yes, alam mo kung anong the best na kotse, anong reliable na kotse, ganun. Experience ang sagot talaga sa kung gusto mo malaman itong mga ganitong shit. Basically, mong babae ka, sa totoo lang, damihan mo kasi... Pag titingnan mo pa nga lang yung profile nila, madidetect mo na agad eh. The way sila magsalita, the way sila maglakad, the way sila umasta, madidetect. Actually, iba, actually matagal na silang umalis talaga sa'yo. Oh. Nandiyan lang yung, nandun sila yung physically. Oh, physically nandun sila. Mentally. Oh, pero yung mind and heart niya, wala na. Matagal na yun. Sir. Minsan kaya nila yun na 1 year na wala na talaga yung mind and heart nila sa'yo. Yeah. Pero yung physical nila nandun pa rin. Yun. Yeah. Wala na. Hindi considered ng wala yung babae. Kaya nga merong mga ex na nagkakantutan pa rin. Yes, oo. Mag-ex sila. Physically na lang nila. Ako, ang tip ko lang sa inyo, pag nararamdaman yung paalis na yung babae, lahat na ng advantage na makuha mo, paalis na to eh. Tapos pag umalis na siya, okay, well, tapos na. That's it. You know? Basta at least ginawa mo yung part mo. Yes, sir. At hindi ka rin, baga ginawa mo lahat ng tama ba? Right? Yes, sir. O, kumbaga, hindi naman siya makakasabi ng, winalanghiya ako na ito. Ah, di ka makakasabi ng ganyan sa akin, bitch. Di ba? O, di ba? Yeah. Yun lang, di lang sila ganun ka-experience. Kaya rin, 10 lang yung nakaranas sila ng 10 babae. Like, hindi pa matinding experience, 10 lang yan eh. Wala pa yun. Kailangan 1,000 bitches muna ba? Di ba? Pero nasa iyo na rin naman yan bilang lalaki kung gano'n mo kayang tiisin. I-tolerate yung mga gano'ng shit. Pero kung marami kang options, yun yung sasabihin ko. Hindi mo i-tolerate yung mga gano'ng shit. Ang mataas ang toleration level na lalaki, konti ang options. Yes. Yun lang naman yun. Yes, kaya yes. Okay lang sa kanya na ganito-ganituhin siya nung babaeng to kasi yun lang yung option niya. Yeah, yeah. Parang isa lang yung kotse mo, kahit masira-sira o pangit siya, yun yung dadalhin mo. Ipo-profile picture mo pa nga yung kotse mo yun. Oo, wala ang choice eh. Para sa'yo yun ang the best na kotse sa lahat. Oh, tapos gagastusan mo pa yun, lahat ng body kits ilalagay mo doon, lahat ng stop toy sa loob, pupunuin mo yun, lahat ng magandang car cover ilalagay mo doon, seat cover, di ba? So parang babae din yun. Oh. Yung babaeng ka isa-isang pumatol sa'yo, ibibigay mo tuloy sa kanya yung buong buhay mo. Yes, kasi, may pumatol eh. Pag wala to, wala akong mabibembang tonight after work. Paano na? O, di ba? Experience and options ang makakapagpaligtas sa'yo. At maiiwas ka sa sakit ng ulo at para hindi ka ma-fuck up yung life mo. Ibang lalaki, nagkamali sila ng matindi. Hindi nila na ma-reverse na yung mga shit nila eh, di ba? Okay lang magka-negative experience. Pero hindi yung alam mong negative to, gagawin mo pa rin. Kunyari, pumasok siya sa relationship, tapos heartbroken siya matindi. Okay lang yun. Takin ang laking tulong sa yun. As a lalaki, ha? As a lalaki. Who hurt you, bro? As a lalaki. Diba? Gagaling na sa buhay yun, di ba? Who hurt you? Totoo. Pero pansin ko tuloy no, sa ating mga lalaki, the more naka-experience tayo ng mga shit sa buhay, gumagaling tayo. No? Pero pag ang babae, marami silang shit na na-experience, na-damage sila lalo. No? Medyo fragile talaga mga babae, syempre. Mas fragile sila sa lalaki. Ilagay mo nga sa survival yan. Fragile yan, medyo fragile. Totoo. Kaya parang ayokong makaranas sila ng mga shit. Eh, yeah. Dahil kaya kailangan pag yung babae, kunyari, bata pa lang talaga, iingatan mo na hanggang, as in, pwede lang na ikaw na rin yung magbibigay ng partner sa babae na pinalaki mo. No, yung ganun, no? Kasi, pag nalalagay sila sa mga traumatic na nadadamage sila, nafa-fuck up sila. Hindi katulad natin, gumagaling tayo. Tignan mo, pag ang lalaki na walang ganung experience, tignan mo, ang hina ng dating, sa tingin natin, weak siya, di ba? Yes, sir. Di ba? Kaya rin, hindi mo lang siya nadapa, nasugatan, o anuman, wala silang naranasan ganun. Di ba? Sa tingin natin, support siya, di ba? Yeah. Ay, ang pinagkaiba nun, kung nakikita ba ng babae na may mararating ka, magiging winner ka, or pinatulang ka lang ng babae yun para lang sa attention, gusto lang niyang ma-feel love siya, gusto lang niyang may boyfriend siya, ayaw lang niyang mabakante siya. Iba yung kunyari. Iba yung ganun, di ba? Kailan sa tingin niya, may magiging okay tong lalaking to, tutulungan ko nga tong lalaking. Kung ganun siya mag-isip, ha? Pero bihira minsan. Parang ano ko, kay Gucci Mane, no? Di ba, nakulong na si Gucci Mane, pero yung babae niya, tinulungan pa rin si Gucci Mane, di ba? Kasi nga, may nakikita siya kay Gucci Mane. Ang pangit pa ni Gucci Mane dati noon. Ang taba niya noon. Taba! Pero nandun pa rin yung babae niya sa kanya. Tapos alam mo ba nung nakulong si Gucci Mane to? Marami pa nga yung pera niya. Yes, binigyan niya ng 2 million yung babae niya at ginawang 6 ng babae niya. Na times 3 pa niya.
Sibihin mo yun, kaya nga nung si Gucci Mane yun, ang gandang lalaki na, mayaman, ganda ng katawan niya, di ba? Panalo talaga yung babae at the end of the day. Panalo yung babae. Panalo yung babae. Malamang nung panahon na yun, lahat ng friends ng babae yun, nagtataka sa kanya. Oh. Ang tapataba niya yan, criminal yan, gold yung money. Nahihita sa kaibigan. Nahihita ko yung sarili ko. Ngayon, huyo sila ngayon, di ba? Nung nakulong pa siya ko, no? Iwan mo na, nakulong na yan, iwan mo na yan. Kumbaga ngayon, isipin mo yung pakiramdam ng babae ni Gucci Mane, siguro sinasabi niya, oh, patingin ng lalaki nyo ngayon. Sabi ko, nyari, may isang room na punong-puno ng babae, tapos may dumating na babae na, let's say, 35 years old na siya, 40 years old, mayaman, right? Pero wala siyang lalaki, yung tingin ng mga ibang babae doon, hindi pa rin siya the shit. Kasi wala siyang lalaki. Eh, paano? Pero pag may isang babae na dumating na hindi mayaman, let's say McDonald's worker lang. Pero yung lalaki niya si, let's say, kunyari, Leonardo DiCaprio. Damn, taas ang status agad ng babae niya, di ba? Yun ang flex talaga sa mga babae. Sino ang lalaki mo? Bandang huli, di ba? Patingin ng lalaki mo. Hindi about sa pera talaga nila yun, bandang huli. Ang lalaki ang flex niya, empire niya, achievements niya. Ang yes. Parents ang flex niya, anak niya. Di ba? Ang babae ang flex niya, yung lalaki niya. Yung lalaki niya. Yun talaga eh. Bandang huli yun eh, no? Yun talaga. Papagalaw ka talaga ng parang simp kasi yun ang nakikita mo sa mga palabas. At yun ang tinuturo sa'yo rin ng society kung paano itrato yung babae. Ay, namahirap nga ako right? Nakita ngayon Tagalog. Proud silang simpin sila. Oh, shit. Malalaman din nila yung bandang huli. So, yun na nga. Pero pag hindi ka pinanganak na simp, pag gumagawa ka ng mga simp shit, mararamdaman mo hindi tama. Tatry mo umexit nun. Basta may feeling kang ganun eh. Pero pag pinanganak kang simp, tama siya sa'yo. Komportable ka sa ganung ano. Maging proud ka. Oo, komportable ka sa ganung shit. Proud sila sa ganun. Lahat tayo dumaan doon, pero doon ka mga ka-learn ng lesson nga.